Rampok na tahanan ng katotohanan, ang bagong bulwagan ng tapat na usapan at balitaan dito sa Cotabato City at sa buong kapuluan, sa Mindanao, sa Bangsamoro, sa Pilipinas at sa buong mundo. Prime Radio Cotabato, 92.1 Voice FM. Cotabato, hangad ay kapayapaan at kalayaan para sa lahat. Kayo'y nakikinig sa 92.1 Voice FM Cotabato, ang bagong boses ng Bangsamoro. Ang susunod na talakayan na inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Anuman ang opinyon, pananaw o kuro-kuro na ipapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin ay walang kinalaman ang himpilang ito. Bangsamoro 101 Season 2, mga konkretong kaalaman tungkol sa mga kaganapan at talakayan ng mga mambabatas na binubuo ng mga miyembro ng Bangsamoro Transition Authority ng BARMM. Mga usapin tungkol sa kahalagahan ng bawat posisyon na bumubuo sa istruktura ng autonomong rehiyon ng Bangsamoro. Magpapaliwanag sa bawat batas na nais sumiti upang higit na maunawaan ng mamamayang Bangsamoro. Magsusubaybay sa bawat hakbang ng mga mambabatas sa parlamento bilang mahalagang bahagi ng progresibong pag-angat ng pamahalaang Bangsamoro. Dito sa Bangsamoro 101. Hangad po namin maibahagi sa lahat ng ating mga kababayan ang mahahalagang impormasyon tungkol sa BTA Parliament at iba pang kaalaman patungkol sa Bangsamoro Government. Bangsamoro 101 Season 2. Bismillah na syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Magandang hapon, mapya malulom sarkita nulangon. Welcome po muli sa ating programang Bangsamoro 101. Ang programang ito ay hatid po sa inyo ng BTA Office ni MP Attorney Rasul Y. Mitmug Jr., Deputy Minority Floor Leader. Ito po ang inyong lingkod, Nor-ain Lambitan. Again, assalamualaikum. Audhubillahi minashaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wa salatu wa salamu rasulullahi wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang magandang hapon po sa ating lahat at welcome po muli sa ating programang Bangsamoro 101. At ito po ang inyong lingkod, si King Abdulaziz Monte. Audhubillahi minashaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At badyalaman ko sulangon ng mga pagari, pakatko, mga bapu-bapa, sa bamagikinag, kanunyaba kutika, siya sa entire Bangsamoro, Bangsamoro Region. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muli, ito po ang inyong lingkod, Harun Sakila. Yes, mga kaibigan, magandang hapon po muli at narito po muli ang ating programang Bangsamoro 101. Tuloy-tuloy din po tayo sa mga pag-review ng mga programa, proyekto, activities at iba pang mga accomplishment ng ating butihing MP na si Attorney Rasul Y. Mitmug Jr. Be it in the BTA Parliament. Yes. At syempre maging sa kanyang serbisyo sa community sa pamamagitan ng Transitional Development Impact Fund or TDIF. Okay. So at ayun na nga, kasama ngayon, no, nabanggit mo na tuloy-tuloy yung pag-discuss natin ng mga accomplishment, no,
ng ating buting MP na si MP Attorney Rasul Y. Mitmo Jr. At yun na nga kahapon natalakay natin yung isa sa mga kanyang proyekto, no, na masabi natin proyekto, yung pag-produce nung mga books, iba't ibang books, kagaya na lang dyan yung kahapon na pinamagatang Salam Salma, kung saan dito na nakapaloob sa libro na ito kung ano yung mga pinagdaanan ni Salma nung siya ay nung siya ay nag-aaral pa during his school days. Okay, at maraming salamat sa ating guest natin kahapon, no, si Ma'am Sires Almira Alonto, at binahagi po niya sa atin yung books na reading materials itong Salam Salma. Yan, at mga kaibigan, mga loksami, mga pagreme, so mga bangsami, San Salanao Bisol, pumangani kami sa Arkano sa oras, pamakakinig ka nun sa radio station namin, 92.1, ako, pag-ilenior kami sa supportan niyo namin sa live streaming, si sa official page kami sa Bangsamoro 101, Balasan Tanunwala, sige. Yes, at mga kaibigan, ang ating mga previous episodes din po ay pwede nyo pong balikan sa YouTube channel po ni MP Attorney Ras Mitmo. Yes, kasi uploaded yan lahat. Uploaded na. Yan. Okay. Oo. Hindi man natin nasa simulcast kasi nasa maraming page naman din tayo naka-live, no? Ay pwede rin pong balikan sa kanyang YouTube channel, Attorney Ras Mitmo. Yes, from the very beginning of this radio program, from season 1 up to this season 2, no? Yes, so ibig sabihin from episode 1 to this present episode ay mapapanood sa YouTube channel ni MP Ras Mitmo. Yes. At para din po sa mga iba pang pwede nyo pong mabisita sa official website po, rasmitmog.com, pwede nyo pong bisitahin dyan ang mga resources na available, no? Marami pong naka-post dyan that's updated, no? Yes. Binabati natin syempre ang ating Chief of Staff, si Ma'am Alamira Alonto. Sila talaga yung mga nakatutok na talagang time to time ay merong laman yan. Yes. At syempre kay Ma'am Maliha Ali. Sila po yung mga at syempre kay Ma'am Bianca. Yes. Sila po yung kuha natin sa media. At syempre huwag natin kaliligtan, no? Batiin na rin natin yung boss natin, si MP Ras Mitmog, no? Binabati natin ng isang mapayapang hapon at ang kanyang may bahay, si Attorney Toy Biruar Mitmog. At kanyang mga anak at ang ating mga katrabaho sa opisina, no? Sila Ate Jong, si April, sila Jam, Ate Nahara, at ang ating Chief of Staff, si Ma'am Alamira Lunto. At yung mga the kasama rest of the team Ras. At kasama natin King sa team Lana. Yes, batay mo sila. Yes, no, binabati namin yung team natin sa district office, sa Lano Bisur, si Ma'am Nanit, Sir James, Sir Paolo, and Ma'am Queenie. Yes. At iba pang nandyan po sa office ng Lano Bilson. Yan. At syempre po, no, mga kaibigan, ang araw po natin ngayon is May 25, 2022, episode 33, no? Wow. So, ano ba? Ay, bago lahat muna, Ma'am Ain, sino pala nanalo kahapon? Yes. Oo. Ayan, agad-agad talaga siyang nakapag-text kahapon. Itong ating winner mula sa Kalanganan 2, Kalanganan 2. Ayan, ng Cotabato City. Congratulations kay Abs Musa. Congratulations sa iyo. At inshallah, matatanggap mo ang iyong 50 pesos worth of loan. So, yun mga kaibigan. Again, tuloy-tuloy po tayo sa ating pagre-review ng mga accomplishment activities, programs, and iba pang mga serbisyong handog ng BTA office ni MP Attorney Ras Mitmo. At yun nga, no, kahapon na nabanggit ni Kasamang Hak, tayo po ay tinalakay natin ang Salam Salma. Ito po ay not necessarily a book but just a reading material. Maliit lang siya, no? Pero ganun pa man ay malakas ang impact nito. So yun mga kaibigan, ngayong araw para po masamahan nyo kami, muli po nating babalikan ang ating minsan nang nakapanayam din dito ang kanilang cooperative. Pero ibang officer naman nila yes. ang ating makakapanayam.
It's because ang Transitional Development Impact Fund ay kailangan din po nating bisitahin kung paano po ito nakakatulong sa community, di ba? Yung impact ng program. Yes, yes, tama. So dahil yun, mga kaibigan, ang ating tatalakayin sa araw na ito ay tungkol po sa Coffee Processing Center for Coffee Farmers of South UP. No? Bibisitahin natin, aalamin natin kung ano po yung update, no? At ano ang may tutulong ng programa pagpo-fund, no? Ng through TDIF ni MP Attorney Ras para po sa ating mga coffee farmers. At mamaya sa ating pagbabalik ay ating makakasama, mamaya ko na babanggitin ang kanyang pangalan. Diyan lamang po kay mga kaibigan at kami po ay magbabalik pagkalipas po ng mahalagang paalala. From Lumba, Bayabao is recognized. Is there any connection to any pending legislation? None, Mr. Speaker. You may proceed. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, distinguished colleagues, honorable members of the Bangsamoro Transition Authority, ladies and gentlemen, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Magandang hapon po sa inyong lahat. The Philippines is one of the countries that forms part of the Coffee Belt. The Coffee Belt refers to the coffee-producing countries in the world that forms part a strip near the equator where coffee is most easily grown. Four main species of coffees can be grown here in the Philippines, namely Robusta, Arabica, Liberica, and Excelsa. More than 80% of the green coffee beans produced in the Philippines comes from Mindanao. And around 17% of Mindanao coffee are from the Barm region. Ano pong ibig sabihin nito? Mindanao alone has 83.6% share in the coffee production in our country. At pangatlo po dito ang Barm. The coffee industry in the Barm has been in the spotlight from time to time. In the most recent Philippine Quality Competition, Mindanao of 2022, in the Robusta entry, rank 2 entry are from the Barm region with a scores of 82 to 83.53. Such scores are already high enough to be considered specialty coffee. In 2020, North Star UP Coffee from South UP, Baguindano has won silver awards in AVPA Paris 2020, an international coffee competition in France. This has increased the price of green coffee bean of UP from 30 peso per kilo to 200 per kilo today. In 2017, coffee from Sulu, or more popular known as Kahawasu, has a cupping score of 83, which also puts their coffee bean in the category of specialty coffee. They have even mobilized their own as a federation, which could have helped other farmers, as Mr. Mudazer A. Hailani would put it, from farm to cup. Just a quick recap: in 2019, during the South UP Coffee Industry Stakeholders Forum, Ms. Amina Caron Mendez from MTIT said that, and I quote, "Maswerte ang Barm dahil lahat ng probinsya nito ay kayang mag-produce ng kape. Kaya gusto namin i-push ang coffee sa Bangsamoro as project. The main focus right now is to increase production, the volume and quality of coffee bean so that the farmer cooperatives members will have something to offer in the market. Yung role ng ating farmers, dapat sila yung main players during production, processing, buying, and selling. Ways forward for the farmer, the businessman, the consumers, and our environment. The movement of third wave coffee and the internet has increased the awareness of consumers today. They are already aware and are looking for specific origin and type of coffee, even including the business ethics of farmers and retailers. We need to realize the significance of creating a coffee industry cluster in the different areas of the Bangsamoro. Push for quality improvement of coffee through good agricultural practices and good manufacturing practices, among many others. Coffee is unique all around the world with different flavors, profile. Therefore, we should be proud of the coffee that we produce here in the Bangsamoro region. It is world-class and should always promote traceability and sustainability.
And now we are calling the ministries and offices for more support to produce and showcase the coffee industry of Barm. Kagaya po ng isang project under TDIF na ating finacilitate, nabigyan po ng isang cooperative ng assistance sa paraan ng renovation of coffee processing center and post-harvesting machinery and equipment. Alagaan natin ano yung meron tayo sa ating rehiyon at tulungan natin ipaangat ito dahil ito rin ang makakatulong sa ating mga constituents. Kape natin, ikonsumo po natin. Thank you, my dear colleagues. Thank you, Mr. Speaker. Wassalamualaikum warahmatullahi taala. Ayun mga kaibigan, tayo po ay muling nagbabalik sa ating programang Bangsamoro 101. At again, ang ating tatalakayin sa episode na ito ay tungkol po sa Coffee Processing Center for Coffee Farmers of South UP. Ayan. So, Sige. Ay mga kaibigan, kasama po natin dito sa studio si Sir Estanislao Gepte. Siya po ay member of the Board of Directors of Malibacau Agriculture Cooperative. And at the same time, CEO of North Star UP Coffee. Yan, sir. Assalamualaikum. Magandang hapon po at welcome sa Bangsamoro 101. Assalamualaikum. Good afternoon po sa lahat ng listeners ng programang ito. Mm-hmm. Po of Malibacau, papasalamat kami na inimbitan po kami ito. Kami din ay nagpapasalamat dahil personal na meron tayong guest today from Malibacau. Yes, alhamdulillah. No? Mas tinatawag natin na Tito June Hepte Jr. Yes, sige, at simulaan na po natin, no? Sir, ang gandang hapon po muli. Kumusta po ang Malibacau Cooperative as of today? As of today, ang Malibacau is fully operation with day-to-day activities involving coffee. Mm-hmm. And then, nagpa-process po kami ng coffee starting from bean to cup. Yun po yung ano namin sa coffee. Mm-hmm. Then with regards to coffee farmers ng Malibacau, nag-uumpisa na lang kami nagtatanim ng Liberica coffee seedlings which sa South UP is meron kaming mga trainings and seminars ginagawa with partner with ACDI Boca and meron kaming ibang programa na connected with ibang line agencies na tumutulong na rin sa amin. Oh, mas ano yun eh, mas motivated yung ating mga local farmers pagka maraming sumusuporta ng mga organizations, especially if, ito, the Bangsamoro government. Yes. Sir, follow-up question ko lang po, no? Ito bang mga coffee, marami pang klase bukod po sa nabanggit mo yung Rebecca? Usually, ang coffee na nakikita sa Maguindanao province ay Robusta and Liberica Arabica Excelsa. Yan po yung major species ng coffee na ano. Then, ang pinaprocess namin, yung tinatawag nila na native coffee, which is usually, ang talaga is Robusta siya. Robusta. Then, ito yung dinevelop ng Malibacau Agriculture Cooperative starting 2018. Then, ito po yung nanalo, naging entry namin 2020 sa ABPA, Paris, France, which nanalo as Silver Award sa locally roasted coffee. Ito po yung ano international competition na sinalihan po ng Malibacau Agriculture Cooperative. Ayan, talaga lumabas na ng bansa. So, ang galing. Masha'Allah. Galing po pala yung naabot ng North Star Coffee, no? Ma'am Ayan, so dahil dyan, sir, syempre gusto din natin na ito nga, no, tinatalakay natin, part din ng review ng support ng BTA office ni MP Attorney Raz, kasama din ng mga ibang ministries like MTIT, no? Yes. Ano po yung status ng Coffee Processing Center ng Malibacau Cooperative? Status ng ano ngayon, yung tinibigay sa amin ni courtesy of MP Rasul Mitmug Jr., yung sa TDIF for the Coffee Processing Center,
na ilalagay dito sa first time, ito yung bibigay na state of the art na coffee processing center, ilalagay sa South Upi. Nagpapasalamat kami dahil dito sa processing center to na nagsishowcase ngayon yung coffee processing within Maguindanao. Then, maaaring i-replicate ito with other provinces para ma-showcase din yung kanilang sariling coffee. Oh, kasi may mga other province din na may mga coffee like Sulu. Yes, meron. Diba? Oo, napaka ano, sila din may napoproduce na coffee. Ayan. So, yun nga sir, no? Yun nga, kinukumusta natin yung machinery kasi syempre isa yun sa gusto din. In fact, meron nang ano, no? Nagkaroon na ng MOA signing. Yes po. Mm-hmm. Ano ba, kailangan ba ng madaming machines, machinery for the coffee processing center or not necessary kasi depende lang din naman sa nahaharvest, available na na-harvest na coffee within South Upi? Yes po. Ang dine-develop namin actually yung tinatawag namin na specialty coffee. Mm-hmm. Specialty coffee meaning ito yung pinaprocess, ginigrade siya through cupping. Kailangan cupping. Cupping. Kailangan ang 80% and above bago kang matawag na specialty coffee. Then ito yung ano namin is single origin coffee. Nakikita lang siya sa Upi and South Upi. Ito yung ginagawa naming market ano strategy para makilala yung coffee ng Maguindanao, Upi coffee. Wow, galing. Oo. So, parang nakikita na natin, na-imagine natin kung how this Malibakaw with the North coffee, North Star North Star Upi coffee. Yes. Ganun. Ay hasang-hasa na sa marketing. Yes. No, paano maging saleable, competitive yung product na coffee. Kasi ganun tayo, di ba? Parang yes, partner. No? At nakaka-amaze yung sinabi ni Sir Jun na kumbaga dito lang na nakikita sa South pati North OP. So, so lahat, no? Mm-mm. Ikaw, mahilig ka ba ng coffee? Siyempre. Oo. So, excited din ako matikman yung coffee nila. That's my first food, actually. Yes. Oh, pagising, coffee. Napaka-importante ng kape. Lalo na kung working ka. Talagang, you would really look for coffee. Ayan. So, sir, ano pa po yung mga, no, maganda yun. At syempre, although alam natin, nasimulan na ng North Star, at syempre ng Malibakaw, ano pa po yung mga iba pa, no, na mga necessary na mga kagamitan para sa coffee processing center. Also, hindi lang din natin nire-review yung collaboration, partnership, or sponsorship ni MP Attorney Ras from his office, from his BTA office, para din ma-motivate natin or parang mag-serve din as panawagan sa iba pang mga ministries and offices or organization to support yung ating mga coffee farmers. Yes po. Ang processing ng coffee, may tinatawag kami ng protocol. Mm-hmm. Ang sabihin ng protocol is, first, sa production is yung good agricultural practices. Okay. Then sa processing, sinusunod naman namin yung good manufacturing processes, GMP. Oh. Mm-hmm. Then ang nangyari sa amin, through the help of Attorney Mitmog, binigay niya sa amin yung complete package. Ibig sabihin ng complete package, simula pagdihal ng coffee, then pag-process, pagluto. Mm-hmm. Lahat ito is with tinatawag namin na quality. Mm-hmm. Kailangan yun. Ang labanan kasi ngayon ng coffee sa industry is yung quality. Mm. Kasi marami nagpo-produce ng coffee. Although, lately yung last April 28 to May 1, fortunately na imbitahan tayo sa Manila Coffee Festival 2022. Kami naging representative from Maguindanao, yung North Star, then from Sulu, yung Kawasug. Kawasug. Then, nalaman ng mga taga Luzon na meron pala tayong kape na maganda, na world class. Talaga? So, then, nunantik Manila yung coffee na sa single origin bar na hinal dun sa Intramuros, positive masyado yung result ng
yung coffee. Coffee from farm area. Mm-hmm. So, when we say positive, ano ba yung mga nakatikim? Yes, hinahanap ba nila? Siyempre, tinitest talaga ng mga, kumbaga, yung mga, ang tawag nito, mga panel. Actually, yung sumali doon is from Batanes to Sulu. Okay. Ang sumali na nagbigay ng coffee nila. Okay. Then, doon napakita natin na yung coffee ng Maguindanao, ang pinadala namin is Liberica. Liberica. Native Liberica na nakikita dito sa UP. Hindi nga sila maniwala na meron palang Liberica ang Maguindanao. Okay. Yung species ng... kasi alam nila, coffee Barako or Liberica, nakikita lang sa Batangas. So, wait sir, ang Liberica at Barako, isa lang yan. Isa lang po. So, King, alam mo mga kaibigan, no, popular lang na alam lang natin... Barako. Barako lang, coffee Barako. Liberica. Liberica. Okay, so kailangan natin ipopularize yung name na yan. Ibig sabihin po, sir, no, ang kahit gano'y yung kaganda yung processing o makinarya mo, kung hindi mo makukuha yung quality ng coffee, maaring hindi ka maging pasado sa mga... Yes. Ang ano talaga is from bean to cup. Ibig sabihin, pag plant pa lang ng production, mayroon ka ng sinusunod na tamang protocol to produce yung quality na hinahanap ng market. Kasi tulad noong 2018, pag-start namin, ang price ng coffee is 50 pesos sa local market. Sa local market, sir. Ngayon, tumatakbo na kami ng 200 pesos. Kuha namin sa farmer. Then, ibig sabihin, ang impact niya sa household impact, ang laking tulong kasi dahil yung community base namin, dahil dun sa coffee processing na yan, marami na kinabang kami na di lang kababaihan. Kasi nakikita dun sa namin is nagsasort sa amin is puro babae. Nung bumisita tayo doon, nagsasort ng ngayon, coffee beans. Mm-hmm. Then, ngayon, nag-employ na rin kami ng mga lalaki na tumutulong sa farm mismo. Then, meron na rin kaming binibigay na trainers, yung tinatawag namin na cascading training tungkol sa coffee, na mismo na rin local farmers na rin ang nagtuturo sa iba-ibang barangay ng South UP. Oo, kasi na-trained na sila. Ibig sabihin yung local training, sir, free yan sa mga ating mga kababayan dyan sa South UP. Yes, free ang training namin binibigay with partner with ACDI Boca. Then yung binibigay namin, every barangay, kina-cluster namin sila. Since ang South UP is 11 barangays, dinivide namin siya ng apat. Then binibigay namin siya ng training every month. Meron kaming ginagawang free training. Then usually 2 to 3 days. Ang training. Then afternoon is nakikita naman namin maganda yung impact dahil yung karamihan ng farmers natutulog na sa bagong technology. Then dahil sa bagong technology, na-upgrade yung ng coffee namin, yung quality. Kaya nagkakaroon kami ng magandang market lalo. Yes. Sir, doon po sa nabanggit niyo po kanina yung since 2018, 20 pesos per kilo ba yun? 50 pesos. So ngayon ay umabot na ng 200 pesos per kilo. Ito po ba ay masasabi natin na dumadami din po ba ang farmers since tumaas na din yung market value ng coffee? Or anong status ng coffee farmers, di ba? Yes. Yes po. Ang nangyari kasi ngayon, dun sa South UP, ang karamihan ng coffee products nila nahuhulog sa ibang province, let's say, Dibak. Is it under Sultan Kudarat? Or sa ibang area na pupunta. Ngayon dahil sa nagkaroon kami ng magandang quality ng coffee ngayon, yung market ng South UP mas lalong gumanda dahil naging interested na rin yung mga ibang bumibili na, let's say, Metro Manila, Metro Cebu. So, direct na silang bumibili sa amin pa. Ibig sabihin, kailangan marami talaga yung coffee. Yung ma-produce natin. Coffee. Oo.
So, parang it seems na bumabalik. Yes po. Yung bumabalik. Farming ng coffee. Yes po. Oo. Ayan. Yes. So, sir, paano ba nagsimula nung North Star Coffee sa industry from city yung Barangay City yung Manga, Malibacaw, Sotopi? Yes po. Ang journey ko po, from 2018, na-invite po ako ng isang taga Upi dahil nagpapatulong sila sa corn. Corn. Yes, sa mais. Kasi ninanapan nila ng market yung corn dahil bagsak presyo. Then, nung pumunta ko uli ng Manila, inanapan ko sila ng buyer, nalaman ko mas mura pala yung corn galing sa imported. Kaya hindi siya feasible na dadalin yung corn from Upi to Luzon. Luzon. Then, inas ko ulit, anong bang merong product? Sabi, meron kaming kape. Yung native na coffee. Ah, so parang nagkaroon ng assessment. Assessment. Then, dahil doon, tinry ko na ipinrocess siya ng tama. Then, nung pinadala namin, okay naman yung positive naman yung result. Then, noong March 2020, na-invite kami ni Mayor Isko Moreno to join the Manila Coffee Festival. Okay. Noong March. Representing then, the North Star this year, Coffee. 2020 po. Ah, 2020. Then, dahil sa pandemic, na-cancel yung event. Mm. Although, napadala na namin sila ng, ng coffee beans. Ni-roast nila yung coffee, Maguindanao Upi Coffee beans. Then, distribute po yan sa lahat ng mga coffee shop sa Metro Manila. Then nagkaroon ng magandang result. Ang sabi sa akin nung organizer si Sir Rich Watanabe ng Coffee Heritage Project. Yes. Ang sabi niya sa akin, "Bakit di natin ito isali sa competition?" Then out of tatlong entries sa Philippines, parang yung sa amin lang ata Maguindanao yung pumasa noong 2020. Wow. Then siyang pinadala as lone entry to the ABPA Paris competition. Paris. Then, inshallah, nanalo siya as second silver medal sa local roast. Wow. Competition. Talaga, ha? Ano yan? Galing, ano yan? South Upi. South Upi. Oh, from Malibacaw. Yes. Oh, di ba? So, nakaka-proud din no, na may ganun pala tayong coffee. Pero sir, doon sa pinaka ano natin no, talagang kilalang coffee sa atin na yung Liberica or known as Barako coffee sa local ano. Ito po ba ay endemic dito sa atin or ano ba galing ba sa ang ano po ang ano niya, ang Liberica actually 4% lang ang nagpo-produce niyan sa countries. Parang alam ko, apat na countries lang dito sa Asia nagpo-produce niyan. Let's say Brazil, parang di masyado sila. Nasa Arabica sila. Pero yung dati, nung 1800s to 19 early 19th century, ito yung in-export ng Philippines to America. Kaya nga natawag siya American coffee, yung Cafe Barako. Talaga? Yun. Baka yun siguro yung tinatawag natin Americano coffee. Americano. Americano. Yeah. Americano so, coffee. Yung in-order ni King na Americano sa Boss Coffee. Yes po. Oo. Yan palang 1800. Yes. Early 1800s kasi dinumating yung coffee sa atin 1740s. 1740s. Then Spanish. Then, so, posibleng ano siya, endemic din siya dito na pananim sa atin. No po. Dinala talaga. Dinala din talaga. Dinala talaga dito. Oo. Kasi ang coffee talaga nag-start is Africa. Then, kinultivate na lang dito sa atin. Pero ano siya, kasundo siya ng fertility ng soil natin dito. Yes. Gusto ko may tanong, no? Sir, no? Paano ba nabubuhay yung coffee natin? I mean, yung beans, maging yung Liberica, no? Nakadepende ba yan sa weather, sir? Sa lamig, sa init? Elevation ng lupa. Actually, yung sinasabi nila na nag-factors na sa kung bakit masarap yung kape ng upi. Yun ang unang tanong. Ba't masarap yung kape ng upi? Ang una para sa amin is yung elevation. Dahil usually ang Liberica is magandang tubo sa 400 up meters ASL. Then, etong Liberica na tinanim namin sa South Upi, hindi lang Upi and South Upi, napansin namin na meron siyang distinct flavor. Flavor. Opo. Kakaiba. Yung dinala ko last ngayon sa Metro Manila Coffee Festival, ang notes niya, ang sinasabi,
Ngayon lang sila nakatikim ng kape na ang notes niya, turon daw. Bakit turon? Bakit turon? Yung amoy. Turon. Kasi yung turon, kasi pag nilasahan mo yung kape na from Maguindanao, yung dinala namin sa festival, na natikman nila, ang lasa ng kape namin is para kang nagprito ng saging. Then, meron siyang notes ng nangka. Kaya tawag nila kape na may turon. Ah, okay. Yun pala yun. Siguro pag kakaiba. Hindi mo pa natikman, amoy pa lang. Amoy pa lang. Oo. Amoy turon. Amoy turon. Kape na may turon. Kape na may turon. Oo, parang gusto ko na uminom ng kape. Then may notes din siya na chocolate, yes. Star anise, then may floral siya. Ibig sabihin, habang tumatagal yung lumalamig yung coffee, nag-iibang lasa. Yung marunong talaga sa kape, na-experience niya bago to. Bagong klaseng kape. So yan dapat yung experience natin. Iba yung mga mahilig sa kape. Oh. Talagang, nila yan, meron silang mga instinct talagang to the deepest taste, malalasahan nila. Kumbaga, amoy pa lang, alam niya. At saka yung lasa, kung bago ba ito, hindi. So, yan ang inaalam natin, kaya yung expert natin yan. So, hindi lahat ng native, tikman natin. Yun pala. Oo nga, no? Oo. Ayan, so, yun nga, no? Kaya, yun nga po mga kaibigan, niyabay ka mabitiyara tanurun, kapara ka supportan so mga coffee farmers tanong, sa South Upi, ataw ka mbala-bala pa na darpa, siyempre, siya pa kaukit kung mga programs ato ka maya ba, siya ka ng mga TDIF ato ka yung sinasabing Transitional Development Impact Fund. Okay. Para melay so padya no project, no programa ato ka so ibagangay at tabang no mga MPs ato ka opisina aganat siya sa BARM, melay nin so padya sa sunya na mapya. Oo, at makakatulong din siyempre sa kabuhayan ng mga tao. Okay, na isa ron sa GMI Aloyeta no bisita tano si Sir June Hepte Jr. Ay mala mingilbog sa North Star Coffee na kalangkapan kung madagal abang sa tano si sa Bangsamoro government sa area tano siya. Nagiya isa ini ay inyugup sa isa ka opisina bigyan tanimiran sa kontrata. Kaugupan nila naging North Star Coffee na upamaminisampair ka no si sa bala-bala tano bangsa tano san sa Lanao Dilsor na may lay nyo so coffee ran so product ran good quality si sa North Star Coffee. Coffee yan. Ayan mga kaibigan, oras po natin ay 1:47 at dyan lamang po kayo. Pakinggan po natin muli ang proposed resolution ng ating butihing MP sa BTA Parliament patungkol ho sa coffee industry. Narito po ang video. Tumba Bayabaw is recognized. There any connection to any pending legislation? None, Mr. Speaker. You may proceed. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, distinguished colleagues, honorable members of the Bangsamoro Transition Authority, ladies and gentlemen, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Magandang hapon po sa inyong lahat. The Philippines is one of the countries that forms part of the Coffee Belt. The Coffee Belt refers to the coffee-producing countries in the world that forms part a strip near the equator where coffee is most easily grown. Four main species of coffees can be grown here in the Philippines, namely Robusta, Arabica, Liberica, and Excelsa. More than 80% of the green coffee beans produced in the Philippines comes from Mindanao. And around 17% of Mindanao coffee are from the BARM region. Ano pong ibig sabihin nito? Mindanao alone has 83.6% share in the coffee production in our country. At pangatlo po dito ang BARM. The coffee industry in the BARM has been in the spotlight from time to time. In the most recent Philippine Quality Competition, Mindanao of 2022, in the Robusta entry, rank 2 and 3 are from the BARM region, with a scores of 82 to 83.53. Such scores are already high enough to be considered specialty coffee. In 2020,
North Star Upi Coffee from South Upi, Baguindano has won silver awards in AVPA Paris 2020, an international coffee competition in France. This has increased the price of green coffee bean of Upi from 30 peso per kilo to 200 per kilo today. In 2017, coffee from Sulu, or more popular known as Kahawasu, has a cupping score of 83, which also puts their coffee bean in the category of specialty coffee. They have even mobilized their own as a federation, which could have helped other farmers, as Mr. Mudazer A. Hailani would put it, from farm to cup. Just a quick recap: in 2019, during the South Ufi Coffee Industry Stakeholders Forum, Ms. Amina Caron Mendez from MTIT said that, and I quote, "Maswerte ang BARM dahil lahat ng probinsya nito ay kayang mag-produce ng kape. Kaya gusto namin i-push ang coffee sa Bangsamoro as project. The main focus right now is to increase production, the volume and quality of coffee bean so that the farmer cooperatives members will have something to offer in the market. Yung role ng ating farmers, dapat sila yung main players during production, processing, buying, and selling. Ways forward for the farmer, the businessman, the consumers, and our environment. The movement of third wave coffee and the internet has increased the awareness of consumers today. They are already aware and are looking for specific origin and type of coffee, even including the business ethics of farmers and retailers. We need to realize the significance of creating a coffee industry cluster in the different areas of the Bangsamoro. Push for quality improvement of coffee through good agricultural practices and good manufacturing practices, among many others. Coffee is unique all around the world with different flavors profile. Therefore, we should be proud of the coffee that we produce here in the Bangsamoro region. It is world class and should always promote traceability and sustainability. And now we are calling the ministries and offices for more support to produce and showcase the coffee industry of BARM. Kagaya po ng isang project under TDIF na ating facilitate, nabigyan po ng isang cooperative ng assistance sa paraan ng renovation of coffee processing center and post-harvesting machinery and equipment. Alagaan natin ano yung meron tayo sa ating rehiyon at tulungan natin ipaangat ito dahil ito rin ang makakatulong sa ating mga constituents. Kape natin, ikonsumo po natin. Thank you, my dear colleagues. Thank you, Mr. Speaker. Wassalamualaikum warahmatullahi taala. Mga kaibigan, oras po natin, it's 1:53 na po ng hapon at tuloy-tuloy po tayo sa ating talakayan sa Bangsamoro 101 patungkol po sa Coffee Processing Center for Coffee Farmers of South Upi, Maguindano. Ayan mga kaibigan, at again kasama pa din natin si Sir Estanislao Gepte. Siya po ang CEO ng North Star Upi Coffee and at the same time member of the Board of Directors of Malibacaw Agriculture Cooperative. So yun, sir, proud po kami na, di ba? Yes. Isa sa mga nagbibigay ng pagkakakilanlan sa atin ng mga taga Bangsamoro area, no? Maguindanao, ay ang North Star Upi Coffee na dinadala pa sa ibang bansa. Competitive. Oo. Ayan, so sir, siyempre, gusto din po natin na ma-mention niyo po kung sino-sino po yung mga ministries, organizations na sumusuporta, no, sa coffee farming to production ng South Upi. Ang tumutulong actually, karamihan naman ng line agency sa amin is tumutulong sa ngayon. Bibigay sila ng inputs
At si MTIT is nagbigay sa amin ng implementing agency ng TDIF ni Attorney Mitbo. Yes. Then MOST, sila rin nagbigay sa amin ng konting ano sa technology. Then MAFAR, BARM, nagbibigay din sa amin ng tulong as in sa marketing ng aming product. Then nagpapasalamat din kami sa ibang donor agency. Let's say ECDI, BOCA, UNFAO, tumulong na rin sa amin dahil sa ano ng coffee. Kung pumasok kami sa coffee, nung nakilala na yung coffee ng UPI, maraming naging interested. Then hanggang marketing, may tumutulong na rin sa amin. Ayan. Siyempre may mga kasama yan. Diba? At naging panauhin na din po natin dito ang MTIT. Yes. Upang ibahagi no, yung mga magaganda din yung mga nabanggit nila tungkol sa paano maging successful na coffee farmers, 'di ba? Yung sa technical mga know-how. So, marami silang binahagi sa atin, Ma'am Nor-ain, no? Mga programa at mga activity para sa usually yung sinabi ni Sir, yung sa from mula po sa MTIT, yung tinututukan nila yung coffee. Saka yung mga tao na gusto nila iti-train. Yes. Para sa, ayan, so ito sir, gaano kadami nabanggit niyo po na within South UP may 11 na barangays and then clustered into 4. Yes, no? Gaano kadami yung natutulungan na coffee farmers through the Malibacaw or sila ba ay nagbe-member or even they are not resident of South UP like they're from North UP or some coffee farmers from Libac kasi yun yung malapit na areas, pwede rin po ba silang mag-join? Ang impact kasi nung nag-start kami, Malibacaw Agriculture Cooperative, ang core member niya nag-start noong 2018. Five core members lang po. Five core members. Then, after nang natatag namin yung Malibacaw Agriculture Cooperative with the help of ng coffee processing namin, from 5 nagiging 20 yung core members namin. Oh. Then yung members na regular members namin is ngayon is 50. Nung kasagsagan po nung pandemic, yan ang nagbigay ng malaking tulong sa community ng Malibacaw. Malibacaw. Dahil yung namin sinesweldo namin daily yung mga karamihan ng mga household members. Karamihan doon ay yung mga kababaihan namin. Sila yung nagsasort. Umabot kami ng 30 na sinasaldoan namin. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin po dahil sa kape. Sorting lang yan. Dala sa sorting, then meron din sa production po. Yung ano. Dahil sa kape, nabigyan namin sila ng livelihood. At least, during time of pandemic, nakasurvive yung tao doon sa amin. Dahil sa kape. Mm-hmm. Yun ang pwede namin ipagmalaki doon sa ano ng coffee. Mas maygitan siguro ngayon pag matuloy na yung processing center na inaasahan. Magiging masaya ang mga coffee maging, farmers. Mas maging ano talaga, ma-upgrade talaga namin yung coffee quality. At saka marami pa tayong matulungan ng mga household members dyan sa yes, South OP. Yes, para sa for coffee farmers South OP. Ayan, so sir, pwedeng panawagan or message niyo po sa mga sumuporta po sa inyo ng mga ministries and organizations at sa mga kapwa coffee farmers, no? Panawagan niyo po. Message. Yes po. In behalf of Malibacaw Agriculture Cooperative and North Star, UPI Coffee. Nagpapasalamat po kami lalo na kay Attorney Rasul Mitmog for giving us the TDAF for the Coffee Processing Center. Ito pong Coffee Processing Center na binibigay ni Attorney Mitmog, ito po yung magiging showcase sa buong farm. Wow. Ito yung pinaka-first na processing center na sasabihin na natin state of the art kung maaaring matutuloy ito na inshallah. Then, ito yung magiging pwede nating i-replicate sa ibang provinces na may product din silang kape. Para yung coffee ng BARM is makikilala as one of the best coffee in the world. Wow. Yung pang paalala ko po na ang kape is hindi po siya as in kape lang. Uh-huh. Dahil sa ngayon, kung
susundin po natin yung tamang protocols yun sa GAP and GMP. Mm-hmm. Then yung coffee ng barb magiging ano po, quality. Mm-hmm. Then ang kape is magiging siguro na livelihood na talaga as mm-hmm. industry para mm-hmm. sa barb. Maraming salamat po. Yeah. Ayun na, very well said, no? Maraming salamat po, Sir Estanislao Gepte. Mm-hmm. Member of the Board of Directors of Malibacaw Agriculture Cooperative and at the same time CEO of North Star Upi Coffee. Sa inyong pagbahagi tungkol ho sa update, no? Mm-hmm. Hopefully nga pala, no? Hopefully ay ma-establish na yung coffee processing center. Oo, magiging fully operational na siya hopefully by next year. Yes, po. Yes. Inshallah. Inshallah, yun, no? Pwede rin, maaari po natin, itayo na team ng Bangsamoro 1, maaari natin bisitahin. Mm-hmm. Pag matapos, no? Itong processing, coffee processing center. Yeah. At napansin natin nung bumisita tayo doon kasama ang MTI team, masayahin yung mga farmers doon, yung mga nagsusorting doon. Mm-hmm. Siyempre kasi ang coffee hindi katulad ng ibang mga products, agriculture products na mabibigat, no? Yes. Ito magaan lang, hindi mabigat kasi mga ano lang siya, beans, coffee beans. At hindi mainit, nasa silong yung mga nagsusorting. So para doon sa mga babae, hindi ganun kahirap ang trabaho na yon. Yes. Sakto lang. Hindi abusive sa gender ng babae, kumbaga. Kasi farming eh, di ba? Usually pag farming, alam natin, panlalaki. Usually. Oo. So yan, oras natin mga kaibigan ay alas dos na. At sana ho marami ho tayong natutunan, no? Mula ho sa binahagi sa atin ni Sir Estanislao Gepte, mula ho sa Malibacaw Agriculture Cooperative. No, napaka-importante po nung binabahagi ni sa atin. At sana muling mabuhay ang coffee farming sa atin. Yes. At sana magkaroon din sa lanaw. Inshallah, no? At pwede, mahabol pa, magbati tayo. Sige. Sige, magbati po kami kay Ma'am City. Kay Kuya King, shoutout naman dyan. At kay Bayko, assalamualaikum. Yeah, ayan. My best friend. And also, salam din kina Fatima ako Sulamba, Sulambi. Ayan, mapya ka ba makikinig saan sa Coastal Dalumangkob. And also, salam din from Davao, Sicilian Dumagos, and Sahara. Ayan. Ayan. So again, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nag-update po tayo. Again, ito po ay bahagi ng Transitional Development Impact Fund ng BTA Office ni MP Attorney Ras Mitmog. Kasama po dyan ang MTITBARMM. Yes, mga kaibigan, no? At kami po ay magbibigay ng katanungan. Napakasimple po. Ano po yung pamagat o tinatalakay natin ngayong araw? Napakasimple po. At ito po yung hotline numbers namin, 0967-025-8733. Ayan po. At mag-text na po kayo. At sino man makaunang makatext sa amin ng tamang sagot, ay siya po yung mananalo ng 50 pesos load. Ayan. So sabi ng ating texter, alhamdulillah mabrok at nakakataba ng puso ang successful na naririnig natin. Mabrok sa ating mga coffee planters and Ano ba to? Mga government organizations, so very supportive sa pag-unlad. Pamahagi ng kaalaman sa lahat ng sarili ating produkto na quality average. Ayun. So maraming salamat po sa nagpadala ng kanyang message. Yes, mga kaibigan, at kami po ay magpapaalam at pinalamat ng sangibu, salamat sa langon-langon ng mga bangsang tano, si sa Bangsamoro. Kaugupin niyo, kaya pamagin niyo, ay man to gawin, ay man to anungan na sa gaming pantag sa giya coffee processing center sa langon na dimintay sa live streaming amin sa official feed amin sa Bangsamoro 101. Siya kan pa-upload, so salamat ka ano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayan, at kanina kasama pa natin si Hak pero nasa studio naman siya, no? Oo. Chill ka lang dyan kasamang Hak, no? Oo, ganun talaga, nag-giveaway tayo sa ating guest. Nakikinig din si kasamang Hak dito. Yan mga kaibigan, again, maraming salamat po. Sukran ko lang may makikinig ko program Tano. Abangan nyo pa po ang susunod na episode. Actually, kahapon ang announcement ko today yung mental health thing. Oo, pero medyo admitted ako doon. Nagkamali ako doon sa schedule. So bukas, excited. Bukas ating tatalakayin ang tungkol sa
mental health. Isa din po ito sa sinusuportahan at main authorship, no? Authorship ni MP Attorney Rasmit Mug sa BTA Parliament na pinupush niya na resolution. Mm-hmm. So muli, ito po ang inyong lingkod, Nor-ain Ibad Lambitan. At tayo po dito sa ating programang Bangsamoro 101 ay hatid po ng BTA Office ni MP Attorney Rasul Y. Mitmug Jr., Deputy Minority Floor Leader. Muli, maraming maraming salamat po at ito po ang ating programang Bangsamoro 101. Bangsamoro 101 Season 2. Mga konkretong kaalaman tungkol sa mga kaganapan at talakayan ng mga mambabatas na binubuo ng mga miyembro ng Bangsamoro Transition Authority ng BARMN. Mga usapin tungkol sa kahalagahan ng bawat posisyon na bumubuo sa istruktura ng otonomong rehiyon ng Bangsamoro. Magpapaliwanag sa bawat batas na nais sumiti upang higit na maunawaan ng mamamayang Bangsamoro. Magsusubaybay sa bawat hakbang ng mga mambabatas sa parlamento bilang mahalagang bahagi ng progresibong pag-angat ng pamahalaang Bangsamoro. Mula dito sa Bangsamoro 101, hangad po naming maibahagi sa lahat ng ating mga kababayan ang mahalagang impormasyon tungkol sa BTA Parliament at iba pang kaalaman patungkol sa Bangsamoro Government. Bangsamoro 101 Season 2.